Bidyong panturo batay sa most essential learning competencies. Ngayong umaga, ang ating isasagawa ay isang panunuring pampanitikan sa akdang ang paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva, Edroza, Matute. Kahit ano pa ang hinihintay ninyo, simulan natin. Halina't matuto sa mundo ng araling Filipino. Magandang araw! Ngayong umaga ay ating susuriin ang isang klasikong maikling kwento mula sa isang batikang manunulat. Ito ay isang maikling kwento na umiikot sa buhay ng isang guro at ng kanyang mag-aaral na tulad ninyo. Panunuring pampanitikan, sa akdang ang paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Edroza Matute. Pagkilala sa may akda. Si Genoveva Edroza Matute, kapanganakan, Enero 3, 1915, kamatayan, Marso 21, 2009. Siya ay isang bantog na kwentistang Pilipino, isa rin siyang guro at may akda ng aklat sa balarilang Tagalog na nagturo ng mga asignaturang Filipino at mga asignaturang pang-edukasyon. Nagturo siya ng 46 na taon sa elementarya, sekundarya at kolehiyo at nagretiro bilang dekana ng pagtuturo sa dalubhasaang normal ng Pilipinas o ng Pilipinas na ngayon ay ang pamantasang normal ng Pilipinas noong 1980. Pinarangalan siya ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ng Gawad CCP para sa sining o panitikan noong Pebrero 1992. Maraming ulit siyang naggamit ng Gawad Palangka tulad ng kilalang kwento ni Mabuti na nanalo ng kauna-unahang Gawad Palangka para sa maikling kwento sa Filipino. Kasama rin sa mga kwentong nanalo ng Gawad Palangka ay ang paglalayag sa puso ng isang bata noong 1955 at ang parusa noong 1961. Ilan sa mga naging aklat niya ay ang mga piling maikling kwento ng Ateneo University Press, ang Tinig ng Damdamin, Katipunan ng Kanyang Mga Piling Sanaysay ng De La Salle University Press at ang Sa Anino ng EDSA, maikling kwentong sinulat niya bilang National Fellow for Fiction 1991 hanggang 1992 ng UP Press. Namatay siya noong Marso 21, 2009 sa edad na 94. Mga tauhan sa maikling kwento. Ang bata, siyang paksa ng kwento at isa sa mga pangunahing tauhan sa maikling kwento. Isa siya sa mga pinakabatang estudyante sa klase at kilala bilang isa sa mga pinakapangit. Sa kabila ng lahat ng panlalait, siya ay isang mabait, naglilingkod at responsableng bata. Ang guro, siyang patuloy na gumugunita sa kanilang pinagsamahan ng mabuting estudyante kahit na matagal na panahon na ang lumipas. Tagpuan. Umiikot ang buong pangyayari sa kwento sa loob ng isang silid-aralan. Nagsimula at nagwakas ang kwento sa loob pa rin ng classroom na sa paggugunita ng guro sa buong pangyayari noon ay hindi na niya namalayan kung gaano siya katagal na nakaupo sa silid-aralang iyon. Ang kathang paglalayag sa puso ng isang bata ay isang halimbawa ng maikling kwento. Itong uri ng kanyang panitikan. Ito ay isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasakutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Tema ng maikling kwento. Ang akda'y umiikot sa pagkakaibigan ng dalawang tao sa kabila ng malaking agwat sa buhay. Kung papaano ang isang guro ay nakahanap ng isang tunay na kaibigan sa isang batang ulila at bukas ng isipan sa buhay na kinalakhan sa murang edad pa lamang. Ganon din sa parte ng bata, ipinakikita ang pagmamahalan at pagmamalasakit bilang pundasyon sa pagkakaibigan. Malaki rin ang epekto ng pagiging ulila ng isang bata sa pagharap ng kanyang buhay.
hindi na bago sa atin ang ganitong sitwasyon. Maraming ulilang mga bata na nagtagumpay sa buhay kahit na walang magulang na gumagabay sa kanila dahil na rin sa sariling pagsisikap na magtagumpay, ngunit hindi rin lingid sa ating kalaman na marami ring napariwara dahil nawalan na sila ng pag-asa sa buhay. Ipinapakita rito na maraming naidudulot ang kahirapan sa buhay ng isang tao. Maaring magsilbi itong inspirasyon sa iba para magtagumpay o kabaliktaran. Ipinakikita rin sakda na dapat ay matuto tayong rumispeto sa etnisidad o pinanggalingan ng isang tao. Huwag natin basta-bastang husgahan ang bawat isa, lalo na kung wala tayong alam sa naging buhay at paghihirap nito. Minsan, hindi natin mailirip kung o maisip kung bakit may mga taong kakaiba ang personalidad o pakikitungo sa ibang tao. Gayunpaman, dapat nating tandaan na bago tayo magsimulang magsalita tungkol sa isang tao ay dapat alam natin ang buong kwento ng kanyang buhay. Estilo ng paglalahad. Ang paraan ng paglalahad ng aklang ito ay pasalaysay. Isinasalaysay ng guro ang kanyang naging karanasan kasama isang batang kanyang estudyante. Sa parang ito ay parang ikinukwento ang estilo ng tauhan ang kanyang karanasan habang iyong binabasang akda. May hinuha rin ang pagkalarawan ng tauhang nagsasalaysay sa bawat galaw, kilos at katangian ng kanyang mga nasa paligid. Kasama na din ang eksaktong itsura ng batang kanyang naging estudyante, ang paraan ng paggalaw at pagsasalita nito. Paraan ng paglalahad ng kaisipan. Ang paraan ng paglalahad ng kaisipan ng mayakda ay sa estilong pagbabaligtanaw, kung saan ang guro ay inalala ang mga karanasan niya kasama ang kanyang batang estudyante na kanyang inilarawan bilang pinakamaliit at pinakapangit sa buong klase na mayroong kakatuwang punto na nagpapakilalang ito ay taga-ibang lugar. Popular ang ganitong estilo lalo na sa mga maikling kwento sapagkat ito ang nakaakit sa mga nagbabasa. Nakadaragdag ito sa interes ng mambabasa na tapusin ang akda upang lubos na maunawaan ang mga nangyayari sa akda. Reaksyon sa mga tauhan. Una, ang guro. Napakahusay o napakagaling ng guro sapagkat sinikap niyang baguhin ang ugali ng batang mahiyain patungo sa pagiging batang masayahin. Gumawa siya ng paraan upang mapalapit sa kanyang kalooban ng bata. Ngunit ang kanyang pagkakamali ay ang pagbuntun niya ng galit sa bata nang minsang mainit ang kanyang ulo na muling nagpabalik sa bata bilang isang malungkutin at mahiyaing bata. Ang bata, bagaman siya ay hindi nanggaling sa lungsod, ay tunay na kamangha-mangha ang kanyang kagustuhan na makapag-aral kahit batid niya ang kanyang kaibahan ay patuloy pa din siya sa pag-aaral. Lubhang kahanga-hanga rin ang kanyang kasipagan na ipinakita sa araw-araw niyang pagtulong sa paglilinis at paggawa ng mga bagay na kanyang nakasanayan sa kanyang guro. Estilo ng autor o estilo ng mayakda? Ipinakita ng autor kung paano niya nailarawan ang napakagandang samahan ng estudyante at ng guro. Kung paanong hindi lamang bagong kalaman ang itinuro ng isang guro, ngunit pati na rin kung paano makisalamuha, kung paano ngumiti, at kung anong pakiramdam ng may karamay sa buhay. Naipakita dito kung paano ang isang guro ay nakaka-impluwensya sa kanyang mga mag-aaral at kung paano ang isang bata ay nakaka-impluwensya rin sa kanyang mga guro. Narito ang galaw ng pangyayari. Nagsimula ang kwento sa pagbabaliktanaw ng isang guro sa karanasang hindi niya malilimutan kasama ang kanyang batang lalaking estudyante. Kung paanong napansin ng guro ang pagkakaiba ng bata sa iba panyang estudyante. Kung paanong natuklasan niya ang pinagdadaanan ng bata at ang kanyang paghanga sa katatagan nito. Hanggang sinubukan niyang baguhin at guhitan ng ngiti ang mukha ng bata. Ngunit nagtapos ang kwento ng malungkot nang minsang nagkamali ang guro sa kanyang nagawa sa batang kaniyang estudyante. Narito ang buod, ang paglalayag sa puso ng isang bata. Ni Genoveva, Edroza, Matute. Isang araw ay ginugunita ng guro ang pinagsamahan niya at ng kanyang mabuting estudyante. Inilarawan niya ang kanyang estudyante bilang pinakamaliit at pinakapangit sa buong klase
na mayroong kakatuwang punto na nagpapakilalang siya ay taga-ibang lugar. Ngunit sa kabila nito, siya ay laging napag-iiwan tuwing hapon sapagkat tumutulong siya sa mga tagalinis. Tinutuwid niya ang mga upuan at bago umalis ay lumilingon muna siya upang magpaalam sa kanyang guro. At di nagtagal, nalaman ng guro na siya ay munting ulilang galing sa lalawigan na lumuwas sa malaking lungsod upang mamasukan, kung kaya't napagtanto ng guro na maliban sa itsura, ang mga iyon ay dahilan rin ng kanyang madalas na pag-iisa. Simula ng kanyang malaman ang tukol dito, tinawag na niya ito ng madalas sa klase at pinagagawa ng mamumunting mga bagay para sa kanya. Doon ay nakabuo sila ng tahimik na pagkakaibigan. Ngunit isang araw ay napagbalingan ng estudyante ng init ng ulo ng kanyang guro at naman niya ang labis sa pagkalungkot ng bata. Subalit kahit ganoon ang nangyari, hindi pa rin nakalimot ang estudyante sa mga ginawa niya para sa guro araw-araw. At dahil sa ginawa ng bata, nasabi ng guro sa kanyang sarili na ang kanyang mabuting estudyante ay ang kanyang nagiging guro. Ngayon, tunghayan natin ang bisang pampanitikan na ating masasalamin batay sa akdang ating tinatalakay. Una, ang bisang pangkaisipan. Ang kwentong ito ay sadyang kamangha-mangha at angkop sa mabasa ng guro o magiging guro pa lamang. Nakatutuwang malaman na may malaking epekto ang isang guro sa buhay ng bawat mag-aaral. Bilang pangwalang magulang, narapat na maayos ang panlabas na anyo ng guro kapag umaharap ito sa klase, kahit na ito ay may pinagdadaanan. Ito ay sapagkat anuman ang sasabihin o gagawin ng guro ay siguradong tatatak sa isipan ng kanyang mga mag-aaral. Narito naman ang bisang pandamdamin. Tunay na nakaantig ang kwentong ito. Mula sa simula ay madadala ka sa mundo ng isang batang mahihiyain at kakaiba ang itsura, ngunit piniling manatili upang makapag-aral. Kahangahanga maging ang gurong bumago sa kanya upang magkaroon ng ngiti sa kanyang mukha. Kapag dinama mo ang bawat tagpo ng pangyayari, ay tunay mong mararamdaman ang tungkulin ng isang guro sa kanyang mag-aaral, gayon din kung paano tumugon ang bata bilang anak sa itinuturing niyang pangalawang magulang, ang kanyang guro. Bisang pangkaasalan. Mababasa sa akda ang magandang pag-ugali ng batang lalaki kung paano niya tratuhin ng maganda ang kanyang guro. Sa kabilang banda ay mababatid sa kwento ang maling hakbang na nagawa ng guro nang mapagbuntunan niya ng galit ang bata. Bawat asal o pag-ugali sa kwento na ipinakita ng mga tauhan ay tunay na kapupulutan ng aral. Nagpapakita rin ito ng magandang samahan sa umpisa, ngunit maaring magbago dahil sa mga hindi sinasadyang pangyayari, kaya't dapat ay maghinay-hinay tayo sa ating ginagawa o sinasabi. Muli, maraming salamat sa aking mga mag-aaral at kokalmados. Hanggang sa muli, paalam!